Magandang araw mga kakarampo at welcome sa panibagong vlog. Nandito tayo ngayon sa Toronto, specifically sa Queen Street West. Dito lang tayo sa harap ng 927 Queen Street West. So bakit tayo nandito? Yan pag-uusapan natin sa vlog na to. So ano panghihintay nyo? Let's go! Kung antichas ka ng bicycle history, itong address na to dapat alam mo. At kung hindi mo pa alam kung bakit kailangan nasa annals ng bicycle history yung address na to, you should do a little research. Dahil isa ito sa mga matatawag nating notorious na address na related sa pagbibisikleta. Kung bakit ko nasabing notorious yung address na yan sa bicycle history, dahil dyan lang naman ang dating base of operations ni Igor Kenk. At sino si Igor Kenk? Si Igor Kenk ang kinokonsidera na pinaka-prolific na bike thief sa buong mundo. In short, si Igor Kenk ang pinakamalupit na bike napper sa balat ng lupa. Ipinanganak si Igor Kenk sa Maribor, Slovenia noong April 7, 1959 at lumipat siya sa Toronto, Canada noong February 1988. Kung paano nagsimula si Igor Kenk sa pagnanakaw ng mga bisikleta, hindi natin alam. Pero officially, sinasabing may 2,985 bisikleta ang official na ninakaw ni Kenk. Pero ayon sa sabi-sabi, masigit pa sa 3,000 bisikleta ang aktwal na ninakaw niya. So itong 297 Queen Street West na isa na ngayong clothing shop ay dating bicycle shop ni Igor Kenk, ang notorious na bicycle clinic. Sobrang puno ng bisikleta ang loob ng kanyang shop at halos wala ng space para gumalaw ang tao sa loob. Kaya malimit ang operasyon ni Kenk, yung kanyang bike repair at bike sales ay ginagawa niya sa harap ng kanyang shop. Noong una, sinasabi lang na bumibili lang si Igor Kenk ng mga second hand na mga bisikleta at madalas sa mga second hand bikes na binibenta sa kanya ay galing sa nakaw, at madalas na magbenta sa kanya ay yung mga addict na yung pinagbibentahan binibili lang ng drugs o marijuana. Dahil nga kilala si Igor Kenk na stolen bike guy, madalas na kapag may nananakaw na bike, sinasabi ng mga pulis na pumunta sa kanyang shop para hanapin doon yung kanilang nawawalang bike. At madalas nga, nakikita na nandun yung nanakaw na bike. So gagawin ngayon ng nanakawan, bibilhin niya yung kanyang bike mula kay Igor sa either halagang 50 o 100. Depende sa estado ng bike na binibenta. So ang tanong, kung alam ng mga pulis na kay Igor Kenk binabagsak yung mga ninanakaw na bike, bakit hindi siya hinhuli? Ito ay dahil sa isang legal loophole na nagsasabing pwedeng maging pag-aari na ni Igor yung bisikleta kapag hindi ito nakiklaim within a certain period of time. Ang gagawin lamang niya, i-record niya lang yung pangalan ng nagbenta ng bike sa kanya at yung serial number ng bike. And after, I think, after a couple of days, pag wala pang nagkiklaim, pag-aari na niya yung bike na yun. So meron siyang karapatan na ibenta yung bike. Ang alawang legal loophole, meron ding scrap metal license si Igor. Ibig sabihin, pwede siyang magkolekta ng scrap metal. So kung paghiwa-hiwalay niya yung bisikleta, nagiging scrap metal na ito at meron na rin siyang karapatan para kolektahin ito. O, oh, diba? Ang talino. Matalino talaga si Igor dahil nung lumalaki siya sa Slovenia, isa siyang chess prodigy. Mantakin niyo yun? Chess prodigy si Igor. So meron talaga siyang talino. At bago siya nag-move sa Canada, ay naging isa siyang police. O, diba? Surprise, surprise. Police na naging isang magnanakaw. I must admit, I don't feel that sorry for people who have shit that's to be stolen. Everybody wants to have something that looks stealable, and I go like, why would you want to do that?
Nahanap, hanap kita, Toronto. Take me back in your arms, Toronto. So kung may legal loopholes na tinetake advantage ni Igor, ang tanong, bakit siya hinuli? At paano? Well, dumating yung panahon na napansin ng Toronto Police na dumadami na yung kaso ng bike theft o nakawan ng bisikleta sa Toronto. At isang araw, natsambahan nila si Igor at isang kasabwat nito na siniri nila yung locks ng dalawang bike at pinidalan paalis. At doon nila nalaman na isa si Igor sa mga nagnanakaw din ng bike. So kung tutusin, nag-graduate na siya sa simpleng pagbili ng mga nakaw na bikes at siya na rin mismo ang nagnanakaw ng mga ito. At dahil nga nabuking nila si Igor Kang na nagnanakaw ng bisikleta, noong July 2008, niraid nila ang bicycle clinic. At hindi lamang yung bicycle clinic, niraid din nila ang limang garahe o warehouse na pag-aari din ni Igor. At dito nila nalikom ang halos 3,000 bisikleta na puro nakaw. Yung bicycle clinic sa 927 Queen Street West, punong-puno ng bisikleta at halos wala ng space para gumalaw ang mga tao sa loob. Ayun, at dahil nga sa dami ng nakumpiskang nakaw na bisikleta na nasa pag-aari ni Igor Kenk, tinaguriyan siyang officially the world's most prolific bike thief, ang pinakamalupit na bike napper sa balat ng lupa. At dahil din sa kanya, unofficially namang dineklara ang Toronto bilang bike theft capital of the world. Kasama din sa mga kinumpiska sa kanyang store ay mga drugs, mga paraphernalia at marijuana. Dahil minsan hindi cash ang pinababayad ni Igor sa mga binibenta sa kanyang nakaw na bike. Minsan ginagamit niya yung mga drugs para pambili ng mga nakaw na bikes. Kasama din nahuli ang kanyang mga kasabwat. At isa sa mga kasabwat niya na to ay ang kanyang jowa na si Jenny Chung. Alam niyo ba kung anong trabaho ni Jenny Chung? Isa siyang concert pianist. So, nakapagtaka na involved din ang isang concert pianist sa operasyon ni Igor Kenk. Bakit nga ba ginagawa ni Igor Kenk ito? Bakit siya bumibili ng mga nakaw at nangungolekta ng sandamakmak na nakaw na bike? Kailangan pa ba nating sagutin yan? Dahil ang obvious na answer niyan, siyempre, dahil sa pera. Dahil yung ninanakaw niya at yung mga binibili niyang nakaw na bike, binibenta rin niya, malimit din dun sa mga napagnakawan. Ayon din sa mga police, dahil merong scrap metal license itong si Igor, ay hinihintay niyang tumaas ang value ng metal. At pag dumating sa panahon na yon, ay tutunawin niya ang mga bikes para ito ay maging scrap metal at mabenta niya sa mataas na halaga. Pero sa isang interview kay Igor, sinabi niya, at ito, sinabi niya talaga to, na napre-predict daw niya kasi na sa hinaharap ay tataas ng tataas ang presyo ng gasolina at hindi na ma-afford ng mga tao ang bumili ng gasolina. At ang magiging choice of transportation pagdating ng panahon na yon ay ang pagbibisikleta. Kaya't nakikita niya yung kanyang sarili na pagdating ng panahon na yon ay siya ang magiging bicycle god na magbibigay ng bisikleta sa mga nangangailangan. Yun ang sabi niya. Eventually, nag-plead guilty si Igor Kenk sa 10 counts of bicycle theft, 6 drug charges, at sinentensyahan siya ng 30 months in jail. Unfortunately, he only served half of that.
He only served 16 months in jail. At ngayon ay namumuhay siya bilang isang malayang tao sa Switzerland. Kung nagnanakaw pa rin siya ng bike, hindi natin alam. Pero yun, biglang nagkaroon ng cult following nga itong si Igor, no? At ginawan pa siya ng graphic novel. At may copy ako. Ito si Igor Kenk, a graphic novel. So yun ang kwento ni Igor Kenk, ang pinakamalupet na bike napper sa balat ng lupa. Unfortunately, nag-iwan si Igor Kenk ng questionable legacy ng pagnanakaw ng bisikleta sa Toronto. Toronto has not completely shed its image as the bike theft capital in the world dahil pumapayagpag pa rin ng bike theft o pagnanakaw ng bisikleta dito sa Toronto. So ngayon nga, ginagamit pa rin ng ibang bike thieves yung sistema ni Igor Kenk, no, na nagnanakaw ng bike tapos ibebenta rin dun sa may-ari. At malala pa ngayon, ginagamit din nila ang social media para sa gawain ito. So, yan ang vlog natin for today. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana natuto kayo. Kung di naman kayo natuto, sana nag-enjoy kayo. Kung di naman kayo nag-enjoy, sana natuto pa rin kayo kahit papaano. Okay, so maraming salamat. Don't forget to like, comment, share, at ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe. Yun ay kung di ka pa subscribe. At kung may time ka pa, i-click mo na rin yung notification bell to be notified of future. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam. This 6 years, right? It's not efficient to have regrets. It's all question who's smiling the last one, yeah? I'm at 57, I'm smiling. I'm fucking smiling. Every fucking day, I'm fine. And I really don't think that was so disastrous, that life in Toronto.